ng algorithm kasi, it's a para siyang system na nag-take in ng mga inputs tapos dine-decide niya para may ina-output siya na ano, para siyang process. So may input ka, may process siya, tapos may lalabas na output. Sa mga tawag diyan sa mga social media, sa YouTube, Facebook, IG, ang ginagawa ng algorithm is dine-determine ng algorithm kung ano yung preference ng mga user. Kung ano yung preference ng mga user. And then, from there, using machine learning, tinatry nilang i-determine ano yung possible na magugustuhan ng tao based doon sa previous niyang pinanood na. Hindi lang siya necessarily sa pinanood, so kung ano yung mga nilike niya, saan siya nag-engage. Basta ang dami niyang tinitikin. Basta, all you have to know is, basta kung ano ang ina-engage ng isang user, yun ang itatry na i-feed lagi pa ulit-ulit ng algorithm. So, for example, in my case, for example, sa YouTube, sa TikTok ko, mahilig ako sa mga pet videos, animal videos. So, karamihan talaga ng mga ano ko, pet videos. And then, pag kunyari, may mga taon ako na may itatry silang i-recommend. Tapos, ma-sense nila na nagugustuhan ko. Papaulit nilang i-recommend yan ng i-recommend hanggang sa yun na lang yung lumalabas din sa akin. Ganun ang idea ng algorithm, basically. Oo, kagaya nung nangyari sa ano ko, kung bakit ako na-ano ka agad, na-monetize ka agad. Yung inano ko, yung tungkol sa ICU propagation ng crotons. Mm-hmm. Ang problema kasi is... Ang ano yun, anak, naka-earn ka agad ako ng, as of now, 380,000, almost 400,000. Mm-hmm. Kaya nga nire-recommend ko sana sa inyo is kung mag-ano kayo is mag-stick kayo sa isa lang. Kasi hindi mahirap. Parang may, ang tawag nila yan, may niche? Oo, niche. Kasi hindi